totoo. Ikaw ba, nasubukan mo mag-sleepwalk? Kasi ako nung bata ako, nagsisleepwalk daw ako. Hindi. Hindi ko ginawa yan. Hindi mo nagawa. Hindi po. Delikado. Eh ito, baka nagawa mo. Dahil may tinatawag palang sleep shopping. Yan, nagawa ko yan. para nagawa ko ngayon. Kasi minsan gumising ako, meron ako mga nabili. Ito nga, isang babae sa UK ang nag-add to cart ng mayigit 223,000 pesos habang natutulog. Ang ilan sa pinagbibili niya, basketball court lang naman. At isang... basketball isang court kabang? Talaga. Anong kasing basketball oo, court? Oo, ba malaki yun. Isang kabang gummy candies. O, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Bumabangon sa gitna ng gabi si Kelly Knipes, 42 taong gulang, taga Basildon sa England. Makikitang nagbukas siya ng laptop o di kaya tumitingin sa kanyang tablet. Nag-o-online shopping na pala siya niyan. Pero pagkagising ni Kelly kinabukasan, wala siyang maalala. Ang masaklap, umabot sa 3,000 pounds o katumbas ng higit 223,000 pesos ang nagastos niya kaka-online shopping ng tulog. Kabilang sa mga na-add to cart ni Kelly, ang isang buong plastic na basketball court, pintura, libro, refrigerator, mesa at halos isang kabang gummy candies. Nag-umpisa raw sa sleepwalking si Kelly nung isilang niya ang kanyang panganay noong 2006. It wasn't a massive issue at the time. It was only later in my adult years that it got worse and more predominant. I used to leave the home, go out in the garden a lot, going to other people's gardens. And then I started shopping online. Nitong Marso lang, nabudol pa si Kelly. Nakatanggap siya ng bogus text sa nagpakilalang taga-gobyerno. Nag-reply siya habang nasa gitna ng pagtulog at ibinigay niya ang kanyang personal information. Naibalik naman ni Kelly ang perang na-scam sa kanya online pero nakuha na ang kanyang impormasyon. E bakit nga ba kahit tulog si Kelly, nagagawa niyang mag-online shopping at mag-reply sa text? Taong 2018, nang ma-diagnose siyang may parasomnia, isa yung sleep disorder kung saan half awake ang isang tao o yung parang naalimpungatan, yung tipong kalahating gising at kalahating tulog. Kabilang sa mga sanhi niyan ay anxiety at stress. Yan ang nagtitrigger kay Kelly, lalo't ang lahat ng tatlong anak niya may kapansanan. Dahil dyan, hindi siya pwedeng mag-sleeping pills dahil anumang oras baka magka-emergency. Sumasa ilalim na ngayon sa gamutan si Kelly at ang pinaghuhugutan niya ng kanyang lakas, ang kanyang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.